So, hello guys! Kamusta po? Ito, kasama po natin ngayon. Alam ko, na-miss nyo siya mga Iskonyan. Pero ito po, nandito po ngayon sa Models of Manila na clinic. Oh, na none other than si Chair Ernest Ramel. Kamusta po? Hey, I'm good, Mark. Nice also to see you here. Well, nagpa-treat ako sa mo, pero... Lalo gumagwapo. And he lost weight. Ito talagang looking good ngayon si Chair Ernest. Diba? So, kamusta naman po kayo? Kamusta po ang Action Demokratiko po ngayon? Ano po ba ang balita sa partido po natin? Well, actually, the after the elections, napag-usapan namin sa partido number one, bigyan ng pagkakataon yung ating kasalukuyang bagong administrasyon ni President Marcos na magawa ang kanyang trabaho. No? So, tingnan, mag-obserba, at kung anong maitutulong, makatulong tayo, no? Yun yung una natin pinag-usapan. We are hindi namin magbalak mag-criticize or mag-oppose for just for the sake of opposing. Kung meron siguro dapat pupunahin natin, pero maraming dapat purihin, dapat natin purihin at tulungan para magkasama-sama tayo kasi hindi lang naman tayo ang affected global ano eh, may global crisis ang mga ekonomiya, no, na tinatamaan din tayo. So we have to help the current administration para naman maiangat yung bansa natin. Of course, following the lead nung sinabi din ni Yorme Isko, di ba? Yes, after the election. Of course, sinabi nga ni Mayor Isko na sumuporta tayo, tulungan natin. And as the president of the party, we will definitely follow the president of our party, Mayor Isko, sa kanyang kagustuhan at balak na tumulong hangga't dapat naman tulungan, ano, hangga't sa panahon na pwede at dapat tulungan. So yung huli po nating pagsasama nung Thanksgiving na dinner sa mga nanalo din natin na mga Action Demokratiko, napag-usapan natin, you are looking to the future. Yes, definitely the party is going to build, no? So nananawagan kami sa mga Iskonyans. Alam ko marami nagtatanong nga sa Facebook, sa Messenger, na paano ba makasali, paano ba tayo tumulong, magpaparami. Actually, definitely we will look at constituency building. We want to have card-carrying Action Demokratiko members. We started that during the campaign. Meron na mga ilan na nabigyan ng mga membership cards and everything. But inaayos lang natin yung mga mechanics, yung tamang paraan ng pagsali, dapat siyempre meron tayong seminar or orientation man lang about the party, no? So that's a requirement, no? But inaayos lang natin 'yan. In fact, leadership will have its workshop in a week or two. So isa 'yon sa preparasyon so that by the midterms 2025, yung mga nanalo nating mga higit 500 opisyal, no, sa buong Pilipinas, maparami pa natin sa susunod pang election. So always looking towards the future. Yes. And building towards that. We would like to expand the base of the party. We would like to have more young leaders. We call on the young leaders of our nation. Dun, kahit saan man silang lugar gustong tumakbo, we would like to invite you to be part of Action Demokratiko. And also, kahit hindi ka politiko, pwede ka rin maging miyembro ng party. Oh, so ito ang gustong malaman po ng maraming Iskonyan. Kamusta na ba si Mayor Isko ngayon? Na si Yorme Isko ngayon. Nagkakausap kayo? Ano po ba ang huling balita ng president ng Action Demokratiko? The last time na we had a meeting, no, face-to-face meeting was before he left for the UK, no. So for Europe, for EU, no. So nagkwentuhan kami about the next steps or the next party plans, ano, and we tackled at least 3 to 4 items. I cannot just divulge them right now, but we all agree that it's a very good direction, ano. Some of them will are being implemented right now. Some of them will be implemented before the end of the year. So do please follow the Action Demokratiko page, official page, para kung may mga updates tayo about the party, about Mayor Isko, no? What he will do next, what will he involve next, we will also keep you posted. Tapos parang may nabanggit kayo na parang si Yorme plans to be more visible ba in the coming months? Kasi nagpahinga muna eh, syempre, nagbakasyon eh. Well, ang sabi naman ni Mayor Isko, he will
help the party by being very visible, no? Yun. So, isa yung siyempre para lumaki rin yung partido, makita pa rin siya, nakikita pa rin siya ng tao, hindi siya makalimutan. At the same time, dala bit niya yung partido, yung Aksyon Demokratiko. Definitely, yung star power ni ng isang Yorme Isko eh, talagang nationwide talaga ang appeal eh. We cannot disregard that. Kahit na sabihin nila na they could scoff at sabi nila 1.9 million lang naman ang nakuha niyan eh. But marami kasing factors that contributed to that mere 1.9 million votes. Maraming dahilan. But we continue to believe that Mayor Isko will be the cornerstone of this party for the next few years and probably even another generation. Thank you very much po, Chair Ernest. Looking forward po sa mga bagong developments sa Aksyon Demokratiko. Mapapadalas dito sa Models of Manila Clinic si Chair Ernest. Mas madalas ko siya makita. So, very good yun. So, thank you very much, guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Pilipinas, God first. God first. Bye-bye, guys. Thank you. Bye.